Magandang araw sa inyo, mga kaserye. Ngayon ay buklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang Nothing is Impossible, a True Story. Maraming pagsubok ang dumarating sa ating buhay, kahit nasaan o kahit anong oras man yan. Walang pinipili ang panahon kung ikaw ay bibigyan ng problema, kahit napakaraming hirap na rin ang iyong dinadanas. Pero sabi nga ng iba, hindi tayo susubukin ng panahon kung hindi natin ito kayang harapin at lagpasan. Kahit anong hirap pa yan ay kailangan nating patunayan na lahat ng bagay ay posible. Mahilig ang babaeng si Gabby Shal sa paglalaro ng ice skating. Tunay na pagkasaya ang nararamdaman niya habang ginagawa niya ito kasama ang ilang mga kaibigan niya. Subalit, isang hindi inaasahang aksidente ang nangyari matapos niyang matumba habang siya ay nag-ice skating at napuruhan ang kanyang tuhod. Noong unang mga araw matapos ang aksidenteng iyon, ay hindi naman gaano iniinda ni Gabby ang kanyang tuhod. Natatawa na lamang ang kanyang mga kaibigan dahil parang wala lang daw siyang natamong sugat sa kabila ng nangyari sa kanya. Subalit habang tumatagal ay doon na rin nagsimulang hindi maging biro ang lahat. Unti-unti na kasing nakakaramdam si Gabby ng pagkakirot sa kanyang tuhod at ito ay nanghihina na rin. Kaya doon na napagpasyahan ng mga magulang niya na dalhin siya sa doktor dahil baka konektado nga raw ito sa nangyaring insidente sa kanya. Sinuri ng doktor ang tuhod ni Gabby at ito ay in-x-ray. Doon na nalaman ng pamilya ni Gabby na mayroon na pala siyang sakit na tinatawag na osteosarcoma, kung saan ito ay isang uri ng kanser sa buto na nagsisimula sa mga selula na bumubuo ng mga buto. Noong napag-alaman ni Gabby na na-diagnose na pala siya sa sakit na iyon, ay naging mahirap talaga ito para sa kanya. Lalong-lalo na't siyam na taong gulang pa lamang siya noong mga panahon na iyon. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili na mapaiyak dahil paano na nga raw niya maipagpapatuloy ang kanyang pagbabali kung ganito na ang kanyang sitwasyon ngayon. Pagkatapos ng 3 buwan na pagki-chemotherapy kay Gabby, ay doon na isinagawa sa kanya ang isang operasyon na tinatawag na rotation plasty. Ito ay isang surgical procedure na ginagamit upang gamutin ang mga tumor sa buto sa mga bata na nangyayari malapit sa tuhod. Tinanggal ng mga doktor ang tuhod ni Gabby at inalis ang bahaging apektado ng kanser. Matapos iyon ay muli nilang kinabit ang natitira niyang binti, ngunit ito ay hindi na kagaya ng dati. Imbis nga kasi na ito ay nakaharap para maging kapantay ng isa pa niyang binti, ito nga ay nakatalikod na kaya magkaiba na rin ang direksyon ng mga binti niya. Kung titingnan na ngayon ang itsura ng buong katawan ni Gabby, ay mukha na itong nakakatakot para sa ibang tao. Subalit, kung buhay na ang nakataya ay wala na rin daw magagawa pa ang mga magulang ni Gabby kung hindi sundin ang biling ng mga doktor na gawin ito para lamang makaligtas siya. Naging matagumpay ang operasyon at ngayon ay nananatili siya sa loob ng ospital para magpagaling. Pinag-usapan nila ng kanyang mga magulang ang sitwasyon niya ngayon at nanood pa sila ng mga videos kung saan pinapakita ang pamumuhay ng isang taong mayroong rotation plasty.
Dito ay nalaman nila na wala naman itong magiging problema maliban sa itsura nito. Noong oras nga rin na mapagtagumpayan ni Gabby, ang operasyon na isinagawa sa kanya ay sinabi niya na mayroon lamang siyang isang kahilingan. Ito nga ay ang muling makapagsayaw. Dahil sa sitwasyon ngayon ay hindi niya alam kung maipagpapatuloy pa niya ang kanyang pagbabalay. Ang kahilingan ni Gabby ay sinuportahan ng lahat ng mga taong nagmamahal sa kanya. Nagsilbing inspirasyon sa kanya ang mga taong humihila sa kanya pataas kung kaya't nagbigay ito sa kanya ng lakas ng loob hanggang sa siya ay makalabas na ng ospital. Noong muling sumubok si Gabby sa pagsasayaw ay hindi talaga ito naging madali para sa kanya. Ramdam kasi niya ang sobrang pagkasakit sa kanyang tuhod kaya natatakot siyang lagyan ng bigat ang kanyang binti. Tumagal ng halos isang taon at ilang mga personal trainer sessions para magawa ni Gabby ang kanyang unang lakad nang walang umaalalay sa kanya. At pagkatapos ulit ng isang taon, tuluyan nang nakabalik si Gabby sa pagsasayaw sa entablado. Noong tumungtong na si Gabby sa edad na 14, ay araw-araw na siyang nakakapag-training at palagi na rin siyang sumasali sa mga paligsahan. Nabanggit din ni Gabby na kapag tumanda na siya ay gusto niyang maging isang doktor para makadiskubre ng gamot sa kanser. Sinabi rin niya na kung kaya niyang talunin ang kanser, mabuhay ng may prosthetic na binti at matutunang gawin muli ang lahat, ay maniniwala siya na kaya niyang gawin ang lahat. Tunay na kung ang isang tao ay labis na nagnanais ng isang bagay, anuman ang mangyari, ikaw at ikaw lamang ang makakatupad ng iyong mga pangarap. Huwag kang makinig sa sino mang magsasabi sa'yo na hindi ka magtatagumpay. Ang hindi maniniwala sa'yo ay hindi mo kaibigan. Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang Nothing is Impossible, A True Story.